Kain. Gusto ko itong bulad. Okay, makausap na po natin muli. Si Ever Grace Repose. Kinakabahan ako. Kinakabahan talaga ako. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali din, sir. Madam, palaman po. No, ma'am. Opo, madam. Ang inyong pong reklamo ay si Mr. na isa pong bunji. Opo, at kinukusinti po ng inyong bienan. Opo, sir. At si sir ay meron pong ibang relasyon. Meron opo, pa kasi sir. Sir. Okay. Meron, sir. Yung mga nakakita sa kanila, sir, na aplikante rin na nagre-recruit na bienan ko po. Tapos, pwede ko po ba, sir, ikwento lahat-lahat po dito, sir, sa umpisa at saka sa ano po, pero ma'am, pwedeng paki-extend lang. Sige po, sir. Ma'am, limited kasi oras natin. Sige po, sir. Ito, sir. Ang sabi po kasi ng mister ko, sir, pupunta daw siya sa nanay niya na mag-a-apply. Ayun, sir, nagpabae na siya kasi nahayaan ng nanay niya po na magkatabi sila lagi. Po, ano po na-apply doon sa PNN mo? Recruiter ano, ba? Sir? Recruiter siya, sir. Ano po? Sa Saudi, Qatar, ganun po yung pinapa. Ano niya po, sir? Okay, so alam ng PNN mo na itong si mister mo, kunyan mag-a-apply, tapos yung mga iba pang aplikante doon, shishota niya. Opo, sir. Ilang beses na niya ako yan niloko, sir, eh. Tapos yung bienan ko, sobrang panira niyan sa akin, sir. Tapos sinasabi pa niya doon sa anak ko na hindi daw niya ako at hindi anak. Tapos pinag-chismis niya sa kanila, sir, na ano, pinapahiya niya ako. Tapos sinasabi pa niya na kailangan daw siya makasigurado. Nung nanganak ako, sir, hinamon po siya. Sinabi ko siya, sinabihan ko po siya na ngayon na nanganak ako, punta ka na dito, ipa-DNA mo para makasiguro ko pa na sinasabi mo, sabi ko, sir, sa kanya. Ano po sabi niya? Ayaw pa rin niya, sir, okay, na pumunta. Tapos, sir, nung ganun pa, nung nasa palengke ako, inano niya ako niyan, sir. Pinag-duduro-duro niya ako, sir, yung babae na yan, pangit na yung galing, yung magano'n siya. Yung piano niyo po ito? Pero, sir. Yung piano. Opo, sir. Opo, sir. Tapos, sinusulsulan niya yung ano, layuan na daw niya ako, mas okay daw na, ano na daw kami, tapos yung tita niya na doktor, sir, na nandun sa Baguio po, siya po ang pumulong sa amin, sir, hayaan mo, kasi
kaya kitang suportahan pati ang anak mo dahil naaawa ako sa iyo sabi ng doktor. Mabuti naman, kahit pa paano meron pa lang isang kapag-anak sila na ay, ang bait sir, sobra. Sobrang bait. Pasalamatan niyo po ma'am. Ma'am, pasalamatan niyo po si doktora. Sige po, go ahead. Thank you. Bunjing. Ya amin ya. Inuod po day. Sir, mahal niyo ba sir si ano? Si Ever Grace. Mahal niyo po si Ever Grace? Mahal sir. Okay. Mahal niyo po yung anak niyo? Yes sir. O bakit mo pinapayagan siya sir na apiapin siya ng nanay mo at ikaw mismo kasama sa pamapi? Kung wala pa ako di, baka na-depress itong si Ever Grace. Buti na may tita ka mabait na tumutulong sa kanya. Bakit sir, galit na galit si mama mo dito kay Ever Grace? Ano pa kasalanan ni Ever Grace sa mama mo? Sir? Ito na alam sir. Nako. Ah, bunjing ka nga. Bunjing ka. So, hindi ko kaya magsabihin si mama mo? Rap nang. Daen. Ano siya sabi niya? Kung hindi naman nakikinig sa atin, sir. Ah, pwede bang makausap? Nandiyan pa sa tabi mo? Wala, sir. Ah. Sa harap ng daing. Bakit hindi ka nalang kumalas kay mama mo? Hindi kumalas na ako sa matagal na sir. Ah, sige. Kausapin lang si Bienan, tapos na ako tinabugado. Hello, ano pangalan ni Bienan? Ma'am Maribel. Nanay Maribel. Ayun. Ano? Si Maribel Eduarte, si Bienan na mabangis. Mabangis na matulis. Ma'am Maribel. Ma'am Maribel. Ayan si Mama Rebel. Natapa nga. Mama Rebel. Ma'am. Magandang hapon. Magandang tahali po Mama Rebel. Yes sir. Magandang tahali sir. Yes sir. Ma'am, inamin po mismo ng anak mo si Rodel na kayo po'y pakialamera sa relasyon niya kay Ever Grace at pinagsasabihin ka raw niya kaya lang ayaw na maniwala. Bakit napaka-pakialamera niyo po ma'am? Hindi sir. Hindi ako napaka-pakialamera sir. Ito sir, pagtingan mo ng mabuti sir, i-explain ko lahat. Pinag-alon ko po yung anak ko, kauna yung babae na sa loob. Yung babae ay unang asawa sir. May unang asawa yan, may dalawang anak. Ang alam ko, wala na sila ng anak ko. Kaya nung anak ko dumating na galing sa Saudi, ang sabi ng anak ko, ma, pwede kong mamasyal dito si Maren. Pasyal lang siya, hindi asawa. Sige, sabi ko ganun. Hanggang nang babae na yan, hindi na po siya umalis dito sa bahay namin. Na-furnish kasi. Nag-aawag sila ng anak ko. Hindi ko alam ang dahilan kasi doon sila sa taas. Ngayon, ang sabi nitong babae, si Maren, ang sabi ni Maren, sabi niya, ayaw na raw niya sa anak ko, buntis siya. Sabi niya, sir. Okay. Hello, sir. Nakikinig ba kayo? Ayaw ko na sa anak niya, sabi niya. Na sinasaktan ako, sabi niya ganun. Wala naman akong alam, sir, kasi hindi naman nagsusumbong yung anak ko, sir. Ngayon, sir. Hello, sir. Nakunan yan, sir. Ngayon, nung pinaras pa yan, kasama pa yung anak kong isa, at sa ma'am, akin, ma'am, sir, ma'am, 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 hindi nata, hindi nata. Mag-explain, sir, sa'yo, sir? Sige po. Hindi, usapin dalawa, ma'am. Usapin dalawa. Kausapin mong biyana nyo.
Sige, mag-usap kayo dalawa. Hindi sir, kailangan kumpleto kasi yung detail ni Boss Ren. Kasi sabi niya, ina, ano ko daw yung anak niya. Nakunan siya yan, sir. Ngayon, ma'am, ano ngayon kung nakunan? Ma'am, ano ngayon kung nakunan? Bye-bye.